February 15 to February 18. Welcome back to Pamilya Online, guys. My budget! My budget! My budget and housemates. Ayong linggo. Ibang class. Eh, hirap ng task na yon. But sila ay naging matagumpay. Gusto ko yung tanungin, sino para sa inyo yung nag-stand out o talagang naging malaki ang ambag para mapanalo nila ang weekly task na to? Ikaw muna, Chiron, dahil nasimulan mo ang weekly task na to kasama nila. Si Quincy po talaga, kasi siya po talaga yung sa moniker niya po, halatang halata po, brainy po talaga. And sa mga lahat ng task po, hindi lang po yun na task na weekly task na yun po. Siya po mostly nagplano po talaga and ginagamit niya po talaga yung iba't ibang mga strategies po para ipakita na matutugumpayan po talaga yung mga weekly task po. And yun po. Oh, ikaw naman, Hira, based sa mga napanood natin this week, sino pa yung naging malaki ang ambag for them to win? Feeling ko rin po si Ate Quincy po kasi parang nakita ko po ang galing po niyang mag-lead po sa kanila kung ano po yung dapat nilang gawin. Tapos nakikita po talaga niya kung ano po yung problema na baka matumba po yung binubuo po nilang kasa. Kaya ayun po, si Ate Quincy po yung nag-stand out for me kasi sobrang galing po niyang mag inspect nung ginagawa po nilang castle. Oo, no? To think, isa siya sa pinakabagong housemates. Parang pati si Gail, ano? Silang dalawa naging very comfortable na parang maging leader sa loob ng bahay. Ikaw naman, Russo. Ganun din ho. So, nakikita ko po si Ate Gail ho yung parang naging utak ho talaga siya Quincy. Sa weekly task nila. Ah, si Ate Quincy, sorry. Si Ate Quincy ho talaga yung naging utak sa weekly task na yon. Sa nakikita po natin sa video na parang siya po yung nagko-command kung ano yung magandang gawin. Yung like, yung ipupush po yung cards kasi parang nahuhulog po yung cards. Parang kailangan ipush. Kaya si Ate Quincy po. Correct me if I'm wrong, no? Isa sa mga napansin ko sa weekly task na to, na feeling ko ang laki ng dahilan bakit sila nanalo, parang mas nag-connect na sila, hindi nagkainisan, or at least hindi nagkainisan masyado, hindi nagka-tension, inita ng ulo, parang everyone worked together. Did you see that also? Opo. Yes po. Yes po. Mm-mm. In the past weekly task, di ba katulad nung sa Christmas tree, human Christmas tree, I think, may inisan din doon, di ba, in other tasks. So, yes po. Nag-jive na. Mukhang kuha na ng housemates ang groove kung paano to work together sa iba't ibang mga tasks. Okay, eto na. I think for this part of the eviction night, Tony will reveal the first evictee of the night. Kaya sabay-sabay tayong tumuto. Hello Philippines and hello world! Thank you for watching Pinoy Big Brother! Stay connected and don't forget to subscribe to Pinoy Big Brother YouTube channel para maging updated sa latest happenings sa loob at labas ng bahay ni Kuya. And don't forget to like, comment, and share this video.